Napakinggan at nabasa ko yung kwento niyong takot si mama sa ulan. Wala namang masamang comment kaya heto ako. Magkikwento na rin ang nag-iisang karanasan na masasabi kong nagpabago ng tingin ko sa mundo. Noong kabataan ko, ang mga bata walang gadget. Ang pamatay oras namin noon ay mga pisikal na aktibidad. Taguan, patintero, tumbang preso, syatong. Marami pang iba. Lalo na pag nasa probinsya ka. Laging may bagong gagawin lalo na pag mapuno sa inyo. Kahit gabing-gabi na, naglalaro pa rin kami. Ang pinakapaborito naming laruin paggabi ay taguan, pero grupo-grupo. Isang gabi, may buwan nun at maraming bituin sa langit. Yun din ang unang misa sa simbang gabi. Kami na mga kalaro ko, nagdesisyon na hindi na matutulog. Hihintayin na lang naming mag-alas 2 ng madaling araw para maligo at magpuntang simbahan. Taguan ang nilaro namin noon. May dalawa akong best friend, si Mike at Frederick. Nagdesisyon kaming sa pinakamataas na puno umakyat at doon magtago. Naririnig namin ang mga taya na naghahanap. Pigil na pigil naming tumawa. Lalo na nung si Aileen, yung isa sa mga taya, napadaan kung saan kami nagtatago. Higit kalahating oras na kaming nandoon sa puno nung magpasya na kaming bumaba. Nauna si Mike na bumaba, sumunod naman si Frederick. Tapos ako, hanggang sa makita kami ni Aileen. Sumigaw siya ng, "Boom! Boom! Boom! Taya!" Pakamot na kaming ulo nung may liwanag. Nakasisilaw. Masakit sa mata. Nakapikit na ako nun pero para pa rin akong nasisilaw. Tapos narinig namin ang sigaw ni Aileen. Yung para ba siyang kinakatay? Nang mawala na yung liwanag, wala na rin si Aileen. Takot na takot kaming umuwi. Naghiwa-hiwalay na kami. Hindi naman din ako nakatulog nun. Inaantay ko kasi yung daddy na Aileen na kumatok sa bahay para tanungin kung nasaan ang anak niya. Kaya lang dumating na ang umaga pero wala pa rin ang daddy niya. Na magkita-kita kami sa eskwela ni Frederick at Mike, naisip namin baka nakauwi siya. Pero wala siya sa klase. At ang pinagtataka namin, sa attendance, hindi binanggit ni mamang pangalan niya. Kahit sa mga sumunod na subject, hindi rin siya binanggit. Nang mag-uwian, dumaan kami sa bahay nila. Naabutan naman naming nagwawalis ang mami niya, kaya tinanong namin siya. "Sinong Aileen?" Balik tanong niya. Pagdating ko naman sa bahay, si mama ang tinanong ko. "Kilala mo si Aileen, di ba, mama?" Nung ang sagot ni mama ay hindi, nagtanong ako ulit. "Yung anak ni Sir Hinto, yung lagi kong kalaro, ma." Bigla namang lumapit sa akin si mama at mahigpit akong hinawakan sa braso. "Sinasabi ko sa'yo, Kenneth, ha? Huwag kang sutil. Pag yan nakaabot kay Sarhento, baka batok-batukan ka nun." Sagot niya. Kinabukasan, pare-pareho kaming gulong-gulo nila Mike. Ayon kasi sa nanay ni Mike, wala pa rin anak si Sarhento at ang asawa niya. At nang ipilit ni Mike na meron, at si Aileen yun, nagalit rin ang nanay niya. Hindi pa naman uso yung mga prank noon kaya hindi namin naisip na pinagtitripan nila kami. Sinunod naming tanungin yung iba pa naming kalaro pero wala rin silang naaalalang Aileen. Naging palaisipan sa aming tatlo yun at yun na rin ang dahilan kung bakit hindi na kami ulit naglaro sa gabi. Pagtungtong naming high school, medyo hindi na namin iniisip si Aileen. Hanggang sa isang gabi. Na-late na kami ng uwi ni Mike dahil kasama kami sa varsity habang si Frederick hinintay kami. Kumakain kaming fishbowl habang naglalakad pa uwi nun. Nang maraanan namin si Sarhento sa gilid ng daan, nakatanaw siya sa manggahan. Kung saan kami madalas maglaro noon nila Frederick. Kung saan din huli naming nakita si Aileen. May hawak na bote ng alak si Sarhento. At nang makita niya kami, sinenyasan niya kaming lumapit at umupo sa gilid ng kalsada. Nananaginip ako gabi-gabi ng batang babaeng
Lagi akong tinatawag na daddy. Tuwing magigising ako sa panaginip na yun, umiiyak ako. Ang sakit-sakit ng puso ko. Sabi na lang ni Sarhento, nagkatinginan kami nila Mike at si Frederick na pinakamadaldal sa amin ang nagsalita. Kulot yung buhok niya, Sarhento, na maputi tapos katulad mong mata, light brown. Aylin po ang paka... Hindi na natapos ni Frederick ang sinasabi niya dahil hinila na siya sa kwelyo ni Sarhento. Tangina mo, paano mo alam yan? Nanlalaki ang mga mata ni Sarhento. Kaya napilitan kami ni Mike na ikwento ang nangyari. Lahat-lahat. At sa unang pagkakataon, yung pinakasigang tao na kinatatakutan ng lahat, nakita naming umiyak. Putang ina, sabi ko ni, hindi lang siya basta panaginip. Nang makalma ay sabi ni Sarhento. Inaya niya kaming magpunta sa manggahan. Nilibot namin ang buong lugar. Inabot na nga kami ng hating gabi. Pero wala yung kakaibang liwanag. Bago kami lumabas sa manggahan, may kwento si Sarhento. Kilala niyo si Giovanni, di ba? Kanina nag-report sila ng nanay niya sa presinto na nawawala ang kapatid niya. Ivan daw. May liwanag daw na sobrang sakit sa mata habang nag-iihaw sila kagabi sa likod bahay nila. Tapos nawala na lang yung Ivan. Nag-report na sila sa barangay kagabi pero hindi kumilos ang barangay. Kasi wala namang nakakaalala na may kapatid siyang Ivan. Tapos kanina, nung pinapakalma sila, kilala niyo yung nagtitinda ng mani? Sabi niya, narinig ko, nakakaawa daw sila Giovanni. Ganon din daw kasi ang nangyari sa kanya noon. Akala niya may anak siya na ang pangalan ay Denise. Mabuti daw at nalagpasan na rin niya yung kabaliwan niyang yun. Kwento ni Sarhento. Pero hindi ka nababaliw, Sarhento. Totoong may anak ka. Mahina kong sabi. Tumango naman siya na hindi ako tinatapunan ng tingin. Oo. At hahanapin ko siya. Sagot niya. Isa-isa niya kaming hinatid sa mga bahay namin. Humingi rin siya ng pasensya sa mga magulang namin dahil inabot na kami ng hating gabi sa daan. Ang dahilan niya, nagpasama lang siya sa amin. Si Mama pag alis niya, alalang-alala lalo na nung malaman niyang si Sarhento ang kasama namin. Pinaghuhubad niya pa ako ng t-shirt ko para makita kung hindi ba ako nito sinaktan. Ma, hindi. Okay lang ako. Inis kong sagot. Kung alam ko lang ang mangyayari sa mga susunod na linggo. Sana pala, araw-araw ko nang niyakap si Mama. Mula noon, lagi na kami magkakasama ni Sarhento. Minsan sa manggahan kami, madalas sa bukid lang. Nalaman din namin nila Mike na maangas lang talaga siya pero mabuti siyang tao. Isang araw na walang pasok, isinama kami ni Sarhento sa bayan. Tapos dun sa cartographer ng presinto, pinadrawing niya si Aileen sa pamamagitan ng paglalarawan namin. Nang matapos na drawing si Aileen, dali-daling nagpaalam si Sarhento na magbabanyo. Pero alam naming tatlo na hindi naman siya tatae o iihi. Kaya siya pumunta ng banyo ay para umiyak. Lagi niya nang dala yun, kahit nung magpunta kaming Maynila para may kitaing tao. Pinayagan kami nila Mike noon kasi, syempre, sino bang tatanggi kay Sarhento? Inorderan kami ni Sarhento ng pizza at iisa kami nila Mike. Tapos habang lumalamon kami, pinakwento niya sa amin sa harap ng taong kinita niya yung naranasan namin noon at muntikan na akong mahirinan nung magsalita yung babae. Aliens. Si Mike ang naglakas loob na magtanong. Aliens po? Yung parang sa pelikula? Yung may asidong dugo? Tumawa naman yung babae. Tapos si Sarhento, hinampas si Mike sa braso. Posibleng may ganun ngang species, pero sa tingin ko yung kumukuha ng mga tao sa lugar ninyo, mas matalino.
Maaaring may sinusundan silang pattern para walang makahalata. Malalaman mo yun, Eric. Sabi ng babae. Pagbalik sa amin, iisa na kami ng ginawang apat ang magtanong sa mga matatanda kung may katulad ba ng nangyari kila Giovanni. Yung may nawawalang kaanak, pero wala namang ibang makaalala sa taong yun. Nakipaglapit din ulit ako kay Giovanni at pasimple siyang tinanong tungkol sa gabing nawala ang kapatid niya. Nang sabihin ko kay Sarhento ang kwento ni Giovanni, may nabuo agad siyang tsurya na hindi kasama sa mga nakakalimot ang nakakita sa liwanag sa sandaling may kunin sila. Kaya nang gabing makita naming muli ang liwanag, hindi namin nakalimutan ang pamilya Balagtas. Isang buong pamilyang nawala. At kaming apat lang ang nakakaalala sa kanila. Andun pa rin naman ang bahay nila, ang mga gamit. Pero ayon sa mga kalugar namin, matagal nang walang nakatira doon. Sunod-sunod ng gabi na nakikita namin ang liwanag. Hanggang sa makuha na rin ang buong pamilya nila Frederick at Mike. Huli na nung makarating kami sa mga bahay. Wala na ang buong pamilya nila. Takot na takot kami kahit na si Sarhento. Inaya niya ang asawa niyang sumama sa amin pero hindi ito nakinig. Eric, iwi mo na nga yung mga bata. Huwag mo silang idamay sa pagiging lasenggo mo. Sabi pa nito. Tapos hinihila na namin palayo si Sarhento. Para na kasing kumikidlat sa buong lugar. Kenneth, ang mama mo. Anas naman ni Sarhento sa akin. Kaya mabilis akong tumakbo pa uwi. Kahit pa nagluluha na ang mga mata ko sa hapdi. Dahil sa liwanag. Sigurado kasi akong maniniwala si mama. Kung hindi man, alam kong konting takot lang sa kanya ni Sarhento. Sasama na siya. Bago ako makapasok sa bakuran namin, sinisigaw ko na ang salitang mama. Binuksan naman ni mama ang pinto. Eric, anong gina... Sa unang pagkakataon, tinawag ni mama si Sarhento sa totoo niyang pangalan. Pero hanggang dun na lang yun. Kasi kinuha na si mama ng liwanag. Nasambit ko na lang ng mahina ang salitang mama bago ako kaladkarin palayo ni Sarhento. Bumalik kami sa bahay niya. Kinuha niya ang owner jeep at pinasakay kami. Lutang kaming tatlong sumakay. Walang umiimik sa amin. Nalalaki lang ang mga matang nakatanaw sa paisa-isang pagpasok ng liwanag sa mga kabahayan. Isang linggo bago kami ulit nakapagsalita, nakikinig lang kami sa usapan ni Sarhento at ng babaeng kinita niya dati, si Guada. Wala na ang bayan namin. Wala na sa alaala ng kahit na sino, maliban sa aming apat. Si Guada nga, hindi sana maniniwala kung hindi lang ipinakita ni Sarhento ang lisensya niya, kung saan hindi pa nabubura ang pangalan ng bayan namin. Ang naisip ni Guadang dahilan kung bakit kinuha ng mga alien ang mga tao sa buong bayan ay dahil nakatunog na silang may nakakaalam na tungkol sa kanila. Nang muli kasi naming bisitahin ang bayan namin, wala na lahat ng kabahayan. Wala nang bakas na may tumira doon. Para maipagpatuloy ang pag-aaral, pineke ni Sarhento at Guada ang mga records namin nila Mike. Nakapag-aral ulit kami. Sa mata ng mga tao, anak kami ni Sarhento sa una niyang asawa. Hindi kasi nagtagal, nagpakasal sila ni Guada. May sarili na akong pamilya ngayon. May dalawang anak na ako. Mas gusto nilang manirahan sa probinsya ng mama nila. Pero matigas ang pagtanggi ko. Ayoko sa probinsya. Mas gusto ko dito sa Maynila. Ang naiisip ko kasi, kung sakaling manguha na naman ang mga aliens na yun, mangingimi silang gawin yun dito sa Maynila.
Masakit mawala ng mahal sa buhay. Pero mas doble ang sakit kung nawala na nga sila. Hindi mo pa alam kung anong sinapit nila.